Good morning mga Pards! Kwentuhang Iron Man tayo. Exchange places during race at samahan niyo ako mag-sound trip at magkwentuhan tungkol sa Iron Man. So palapit na nga ang Iron Man 2022. Inaabangan ito ng mga riding enthusiast at the same time endurance enthusiast. So may mga nagtatanong niyan, bakit kailangan gustong sumali ng Iron Man? So may mga nagdi-disagree, meron din nag-a-agree or ano. Well, basically it's a way or sinasabi nila, it's a way to test yourself as a rider. So iba pa rin kasi siguro yung feeling na nakapagtapos ka ng endurance ride, kumbaga fulfillment yun or achievement yun as a rider. So kanya-kanyang trip naman yun, may mga nagdi-disagree, may nag-a-agree again, pero it's the matter of your own decision, do what you want, diba? So halika, share ko sa inyo yung kwento with the same route ng 2022. So this is a video coming from the other video na ginawa ko noon pa. Actually this is my very first video way back 2019 na Iron Man. Talagang pinaka first video ko to, at sa kabilang YouTube account hindi ko na nga alam kung anong password ko nito kasi nakalimutan ko na. So I'll be sharing you the same route ng 2022 Iron Man. So using the CB500X, this is my first endurance ride using a adventure bike. Napakagaan, napakasarap upuan, chill ride lang, pero at the same time nakapagtapos naman tayo ng maayos. Before pala mag-start doon, so earlier nagkakaroon siya ng scrutineering ng motor. So is-scrutinize yung motor natin para i-check if it's in full good condition or perfect condition or good riding condition na safe. So yung headlights, ano pa ba, lahat i-check, yung brakes, busina, i-check lahat yon. Even yung gears, pero yung gears kasi sa scrutineering, kahit naka-civilian ka pa lang o hindi ka pa naka-riding gear, okay lang naman kasi morning yon. Pero pagka take-off, ini-insure nila na yung riding gears mo is proper or nasa standard. So halika na, tara, mag-sound trip tayo at magkwentuhan about Iron Man. Again, this is the same route as this year, so maganda ang pagkwentuhan to. Play! So nag-start tayo dito sa San Fernando, Pampanga. Yan, ganyan yung perspective niya during the ride. Ang daming tao. Parang feeling mo, yan, celebrity ka, tapos ang taas ng energy. And then that's SETEX. So we are using stock lights here. So kung makikita nyo, medyo madilim. Advantage din pag meron kang mga auxiliary lights. So yan, nagkukumpul-kumpulan yan sa toll gate. Stiplex puro straight from San Fernando, Pampanga. Yeah, I love this song. Tested nga pala 181 kilometers per liter, or sorry, 181 kilometers per hour yung top speed. At syempre yung selfie-selfie tayo. So kung mapapansin nyo, bakit nag-overspeeding ka? Well, huwag na tayo magpaka-plastic. Talaga nangyayari yun sa Iron Man or sa endurance ride. So that was the first checkpoint natin sa Vigan. Same as checkpoint ngayon, Vigan. Ayan. Well, excuse for the top speed, ganun talaga. Hindi mo talaga maiiwasan yun. Well, ensure naman na clear yun at safe. So we are entering Ilocos Sur.
sa mga sikat na spots na titigilan. The land of the windmills. Bangi. Then hindi na iiwasan na yung heavy rains eh ma-experience nyo, so make sure to have your riding gears properly and then syempre raincoat. And then we were looking forward for a sunlight na dito dahil wala ka tayong maayos na ilaw or stand, stock lights lang yung gamit natin. And this is the checkpoint 2 naman, that's Tugigaraw. So this is 2019. Wala pong pandemic. Sarap lang nun. Sarap na mag-ride. After Tugigaraw, proceed na naman tayo para sa checkpoint 3 natin. All the way papuntang south na. Dito mo na ma-experience yung init na. Wala na yung ulan, wala na yung lamig. So, mas maganda or suggested ko sa inyo, use the mesh jacket or riding gear na mesh. And then that's checkpoint 3. Checkpoint 3, Cordon Isabela. Siyempre, konting break time. Ito na yung pagkakataon nyo para mag-hydrate, rest, kain ng konti as much as possible. Like, saging lang, itlog, light meals. Yan. By this time, na mga checkpoint, may mga libre din silang meals na or food na sineserve, pati na rin drinks. So, hydrate. Napaka-importante ang pag-hydrate during endurance ride. At napaka-importante din yung inyong pass. Or yung checkpoint pass. Do not forget your checkpoint pass. Dahil pag nawala yun, pwede kayong ma-DQ. And then of course, pag tumitigil, huwag kalimutan mag-stretch. So 5 minutes pa lang tayo pero almost patapos na yung Ironman. Diba? So, ganun lang, nasa checkpoint 4 na kagad tayo. Ganda na tayo. We are on our way to checkpoint 4. So, panahon, medyo maulan, actually, maulan during that time. And this is the checkpoint 4, Baler or Dipaculao, Aurora. So dito, sa mga checkpoints na ganito, minsan may makakasabay tayong mga celebrity. Ayan. Tulad dito. Uy, si Oyo Boy! So nakasabay natin dyan si Mr. Oyo Boy Soto, joining the endurance ride. May mga celebrity talagang sumasali sa mga rides na ganito. So yun. Just to share with you, ito yung medyo chill ka na at medyo parang kasi pagod ka na, you've been riding for more than 10 hours straight, actually hindi lang 10 hours, nasa 16 hours straight na to.
Because during this time, mga around ano natin, around 2-3 p.m. Then one of my best spot na tinatambayan, favorite na favorite ko dyan, facing the Philippine Sea. Again, this is a sound trip video din, pati na rin kwentuhan. Ito yung mga videos na pag stress ka, masarap balik-balikan. That's why nahihilig din ako gumawa ng videos, gumawa ng contents. Hindi ganun kadali paggawa ng videos, ha? Yung mga footage-footage na ganito, that's just only 20% ng total na trabaho pag gumagawa ng isang video. So for me, 20% is taking the video, 80% is the editing. Doon mauubos ang oras mo. So napaka-advantage gamitin ng isang adventure bike sa event na to. Well, you can use any bike. More than 400cc, standard bike man yan, naked bike, or even sports bike nga, adventure touring, touring, cruiser bike, pwede mo gamitin kahit ano. The perfect bike for an endurance ride is what you have right now. Natin ito, dumaan tayo from Dipakulao, Baler, Pantabangan. So, meron daanan papuntang Bungabon, pero ang daming twisties doon, hindi siya advisable. So dito ka na makakaramdam ng pagod. Actually, yung pagod tatama siya mga around 12 or pahapon. Yung checkpoint, before sa checkpoint ng Dipakulao, doon ako nakaramdam ng sobrang antok. So the best thing to do, pag sobrang antok na kayo, tumabi kayo, huwag niyong ipilit. At Diyos ko, ma-aksidente kayo. Magpahinga, ano ba na may magpahinga for 15 minutes? Pagkakit niyo yung oras niyo, mag-hydrate kayo, mag-stretch kayo, gawin niyo yun, nakakatulong yun. Tapos, yun, larga na. Especially sa mga first time riders dyan, I know nagigil tayo, gusto natin matapos to, gusto natin matapos to, gigil. Pero safety first, napaka-importante ng safety. So kung antok ka, matulog ka, kukuha ka, uminom ka ng tubig, definitely mag-enjoy ka sa ride mo. At yun nga, mag-hydrate. So ito na, last stretch from Tarlac exit Esitex para sa ating last checkpoint or finish line. Yan eh, medyo nakakaramdam ka na ng kakaibang kasiyahan. So yan, mabiyayaan ka ng isang magandang sunset. Ito, chill ride na lang to, medyo kalma na lang kasi alam mo naman tatapos ka. So importante din na i-compute mo yung oras mo during the ride. Okay lang magpahinga, pero at the same time, syempre challenge to, i-compute mo rin yung rest time mo, stops mo, lalo pag medyo yung chan mo kumukulo, ang hassle nun. So pwede na kayo uminom ng mga pangontra, kumbaga.
then I look at you. And the world's all right with me. Just one look at you. And I know it's gonna be a lovely day. Ito, medyo ano na. This is it, tapos na. This is my third time na sumali dito. And for the third time ko tong Ironman na to using the CB500X. Napakagandang bike. Sa mga beginners or sa mga first time riders, I really suggest to use the lightweight adventure bikes tulad ng ganito, CB500X. Use the lightweight adventure bike. It delivers results, as you can see. Malaking contribution pa rin yung rider. So we are now on the finish line. And malapit na sa finish line. So dito, sobrang ingat na kayo kasi syempre yung adrenaline rush nyo bumagsak na. May mga nalaman ako stories na kung kailan malapit na yung checkpoint or yung last checkpoint finish line, eh dun pa sila na-aksidente. Kasi yun nga, bumababa na yung wala na yung adrenaline rush, pagod na, sumasabog na yung antok. So, bigay nyo na lahat, i-focus nyo lahat dito dahil patapos na nga, nandito na. By the way nga pala, this is the official soundtrack ng For the Philippines. This is dedicated to my Honda Philippines family when I was with Honda back then. So I dedicated this ride to them, finishing the Ironman. And syempre sila rin sponsor ng motor. So that was dedicated for them. So total participants during that time was around 600. Ngayon nasa 1,200. Kulang na kulang pa, ang daming gustong sumali pero back then, hindi ganun karami ang sumasali. Ngayon, gigil na gigil kasi ang mga riding participants. So, 1,200, nilimit na nila. That's it. So, nakapagtapos naman tayo based on last checkpoint. That's 221. Natapos natin with 20 hours ng riding. Yung 1,200 kilometers na yan. So shout out to Honda Philippines, sa mga friends and colleagues natin dyan dati. I miss you guys. Keep safe parate. That was my friends from Bicol. So graduation the next day. There you go. What your heart can feel as long as we ride together. We are one.
dedicated to my Honda Philippines family. One dream. Ayos. So mga pards, that ends our video. Sana nagustuhan nyo ang video natin today with me sharing the experience ng same route ng Boss Ironman 2019 with the same route ngayong taon 2020. So ito mga experience na to, ito yung mga isa sa investment or ito yung isa sa mga investments natin or personally investments ko sa sarili ko, dahil sa tingin ko pagtanda ko na hindi ko na kayang gawin yung mga bagay na to, syempre babalik-balikan ko na lang yung mga videos. So I encourage everyone to do the same, pero of course safety first. Kung hindi yung trip, okay lang, nasa sa inyo yun. Pero for me kasi magandang investment to sa sarili, dahil yun nga, pag hindi mo na kayang gawin ang mga bagay na ganito, e babalik-balikan mo na lang yung memories na damn, I've been there, done that. So kumbaga na fulfill mo na, or na sa part ng buhay mo, nadaanan mo na, tatapos mo na yun. So achievement yun para sa'yo as a rider and of course as a tao din. That ends our video mga pards. Sana nagustuhan nyo ang kwentuhan natin today at the same time sound trip with the Ironman Motorcycle Challenge 2019 with the same route again ng 2022. And that ends our video mga pards. Sana nagustuhan nyo ang video natin today. Syempre bago tayo magtapos, lagi nating tatandaan, hilig man sa kotse o sa motor, bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Pwede both.